これから始まる大レース、ひしめき合って7区は天下のサラブレッド4歳馬、今日はダービーめでたいな、それが走れ走れ牧場を本命穴馬かき分けて、走れ走れ牧場を追いつけ追い越せ引っこ抜け、スタートダッシュで手遅れる、どこまで行っても離される、ここでお前が負けたならおいらの生活ままならぬ、走れ走れ走れ牧場を本命穴馬かき分けて、走れ走れ走れ牧場を追いつけ追い越せ引っこ抜け、走れ走れ走れ走れ走れ牧場を本命穴馬かき分けて、走れ走れ走れ走れ走れ牧場を追いつけ追い越せ引っこ抜け。Para makaharap si Cascade, kailangan manalo ng tatlong sunod-sunod ni Makibao. Sa pagkapanalo niya, nagkaroon ng pagkakataon si Makibao na makasali sa Morning Sun Cup, ang pinakamataas na karangalan para sa mga tatlong taong gulang na kabayang pangarera. Ang kaso lang, na magsimula ng karera, naapektuhan si Makibao ni na Cascade at Peter. Tumakbo siya ng buong bilis at nawala siya sa sarili niya. Nakalimutan niya ang tungkol sa speed timing nila. Mabuti na lang at tinakpan ni Bossing Arnold ang mata niya, kaya nakabalik siya sa tamang bilis ng pagtakbo. Magaling Makibao! Ngayon, magsisimula ng huling kompetisyon! Ang palitsan ng tatlong malakas na kabayo! Simula pa lang sa umpisa, mapapansin na nagpakita na kagad ng kakaibang bilis ang kompetisyon. Sa ngayon, nangunguna na ang number 2 na si Cascade at sumusunod naman ang number 5 na si Peter. Sa likod nilang dalawa, may halos 10 kabayo ang sumusunod sa likuran. Sa nangyayari ngayon, parang lumalabas sa kompetisyon lang ito ng dalawang kabayo. Interesante at masaya ang karera. Kailangan lang nila ng 50 seconds para tapusin ang 1,000 meters. Pag nagpatuloy ito, malamang mabreak ng dalawang kabayo ang record para sa 1,000 meters. Galingan mo! Kailangan mo manalo sa karerang yan! Gusto ni Midori na manalo ka! Nangunguna pa rin sa kasalukuyan ng dalawang kabayo na si Cascade at si Peter. At makikita naman ang mukhang humahabol na rin ng mga kabayo na nasa likuran nilang dalawa. Pero merong isang kabayo na lumaki ng gusto ang distansya sa kanila. Ang sigat na sigat na number 6 si Midori Makibao. Noong nagsimula kanina nakasabay siya sa dalawang nangunguna. Pero ngayon nasa pampito o pangwalo na lang siya. Ano kaya nangyayari kay Midori Makibao? Makasabay pa kaya sa karera itong si Midori? Gusto mo makipagsabayan sa dalawang magagaling na yon? Tingnan mo nga yung sarili mo. Sigat ka lang naman kasi kakaibang itsura mo, bulilit. Bossing Arnold, ayos lang ba ang ganito? Tama lang ba ang ganito kabilis? Oo, ayos lang to. Teka, ang kaso lang, Bossing. Ano yun? May mga kabayo sa harapan natin. Nakaharang sila. Hindi ko na makita kung nasan si Cascade. Hindi ko na makita kung gano'n na siya kalayo sa atin. Kailangan malampasan natin ang mga kabayo yun para malaman natin. Huwag ka mag-alala, Kasky. Hindi naman tatagal si Cascade sa ganong bilis. Hindi magtatagal, mapapagod at babagal din ang takbo niya. Kaya hindi pa malalaman kung sino panalo o talo. Pero ang kaso lang. Oo nga, tama yon. Ilalabas ko na ang lahat ng inipon ko habang hinihintay kung dumating ang pagkakataon na to. Gusto kong malaman ni Cascade kung gano'n ako kagaling. Bukod doon, gusto kong makita niya na hindi na ako yung maliit na kabayong hindi magawang makahabol sa kanya gaya dati. Ako ngayon ang magiging mahigpit na kalaban sa karera na to. Matagal ko na itong pinaghandaan at wala nang makakapigil sa akin, kaya humanda siya! Papaligo na ngayon ang mga kabayo sa pangatlong kurba. Sa kasalukuyan, wala pa rin pagbabago. Hanggang ngayon, parang karera lang ito ni Cascade at ni Peter. Makikita na malayo pa rin ang agot sa kanila ng mga kabayong nasa likuran. Ha? Hindi pa rin nagbabago ang bilis ang takbo ng dalawang yun. Tingin ko, wala talaga silang pakialam sa mga kabayong nasa likuran nila. Huh! Palagi na lang nila tayo minamali. Pero maganda yung para sa atin. Kaya sige lang, ituloy lang nila. Ayos lang mo ba si Makibao? Oo, oh, ayos lang. At ang totoo nga niyan, maganda ang kondisyon ni Makibao ngayon. Ha? Kung napapansin nyo, mabilis ang takbo ng dalawang kabayo, kaya nangunguna sila. Masyado na lang inaalala ang takbo ng kalaban at kung kano ito kabilis. Kaya tumatakbo sila na mas mabilis kaysa sa kalaban. Dahil doon, nasasayang lang ang mga lakas nila. Pareho lang si Cascade at si Peter, at magpinipatuloy pa nila yon. Magkakaroon ng pagkakataon si Makibao para bilisan ang takbo at mapanalunan ng championship.
Paano kung hindi mapagod si Cascade at hindi bumagal ang pagtakbo niya? Ano naman mangyayari? Kapag gano'n ang nangyayari, wala magagawa si Makibao kundi sisihin ang sarili niya na pinanganak siya sa parehong taon ng mga kalaban niya. Pagkalampas sa ikatlong kurbada, biglang bumilis yung mga kabayo. Malapit na silang yung kay Cascade. Lumalabas na yung resulta ng ginawa nilang pagmamadali. Sa wakas, mukhang bumapagal na rin kayong dalawa. Ha? Akala niya, maiiwan niyo ako ng ganun lang, ha? Nagkakamali kayo ng akala. Ako rin. Hindi niyo ako pwedeng iwan ng dalawa. Naghihintay lang ako ng tamang oras para habulin kayo. Hinihintay ko lang ang malagutan kayo ng mga hininga dahil sa pagod. Hayun na nakahabol na number 11 ng kabay si Stoneboard Ball. Nakasunod na rin sa kanya number 3 si Fly High Kid. Sa palagay ko, hanggang dito na lang kayo. Pabira, akala niyo ba katulad ng karero na ito sa mga nangyari na one-on-one sa laban sa Han Kwan? Hayun na, nagbago na. Ang number 11 na ngayon ang nasa unang posisyon. Nakalagpas na sa ikapat na kurbahan, tatlong taong gulang na si Stoneboard Ball ng Xiao Chang na siya ngayon nangunguna. Bukod sa kanya, humabol na rin at halos kasabay niya na sa linya number 3 na si Fly High. Nalagpas na sila ng ibang mga kabayo. Ngayong iba na nangunguna, ito na mga katapusan ni Cascade at ni Peter! Hindi naman sa pagyayabang. Nagpahinga lang muna si Cascade para mapagbigyan ng iba. Oh, tama. Kahit ganong kalayo, madali pa rin mahahabol ni Cascade ang distansya na yon. Ha? Huh? Yung dalawang kabayo sa hulihan. Sila na ngayon yung nasa una at pangalawang posisyon. Epekto na ito ng mabilis na takbo ni Cascade kanina. Hindi ko akalain na sila na ngayon ang naiiwan. Tama nga siya, Uncle! Pagkakataon mo na, Makibao! Bilisan mo na, pagalagpas mo sa kurba! Ayan na, konti-konti na lang. Sige, umanda ka na. Papalapit na tayo sa kurba, Makibao. Oh! Kapag nakalagpas na tayo sa ikaapat na kurba, papunta na tayo sa huling 310 meters. Eto na! Sugod na! Nakapasok na po ang lahat ng mga kabayo. Ito na po ang huling 310 meters na tatakbuhin po nila. Nasa hulihan na ngayon ang dalawang nangungunang kabayo kanina. Oh, teka sandali! Muntik na natin makalimutan. Meron pa pala isang kabayo. Ang pinakasigat ngayon at nanalo ng tatlong beses, ang champion na si Midori Makibao! Makibao! Nasaan na siya? Si Midori Makibao? Nasaan ang posisyon na kaya siya? Ah! Ayun siya! Nasa balayo pa si Midori Makibao! Ano ba nangyayari sa kanya? Nagkakagulo na mga tagahanga niya dahil sa hindi maganda pinapakita niya sa pagtakbo! Ay, Makibao! Bumagal si Cascade at si Makibao, anong nangyayari sa kanya? Meron kayong bagay na gumugulo kay Makibao? Malabo na yata mga abol pa si Midori Makibao. Hindi siguro maganda ang pakiramdam niya ngayon! Ah! Paano yan? Matatalo na tayo! Napakalayo pa ni Makibao sa mga kabayo na sa unahan! Ayos! Yan, ganyan nga! Gusto ko nangyayaring to! Ano bang nangyayari? Bakit walang ginagawa si Cascade para makahabol sila? Konting inaon. Tama lang ang nangyayari ngayon. Hindi pa nagsisimula ang panalo o pagkatalo. Bakit ba hindi pa natin bilisan? Sisimula nang bumagal ang pagtakbo nila ngayon. Dapat yata bilisan pa natin kahit konti. Hindi pa tamang oras. Napakalayo pa natin sa ibang mga kabayo. Paano ba tayo makakahabol niyan? Pwede ba huwag ka nga masyadong kabahan, Cascade? Makinig ka nga sa akin, hindi pa rin tayo nahuhuli. Ibang kabayo, binibilisan nila ang takbo dahil hindi nila nakikita malayo na si Cascade at si Peter. Ikaw naman, ang pakiramdam mo, naiiwan ka na. Pero ang totoo niyan, lumiliit ang pagitan niyo ni Cascade at wala na siyang lakas para bilisan ang takbo niya. Pero Bossing, hindi na si Cascade ang kalaban natin ngayon. Ha? Hindi na siyang nangunguna ngayon, kundi yung ibang kabayo. Hindi totoo yan, nagkakamali ka, Cascade. Si Cascade pa rin ang huling makakalaban para sa unang posisyon sa karera na to. Totoo ba yun, Makibao? Tama, naiintindahan ko na ngayon. Nung una ko siyang makita sa labas ng ring at nung makita ko siyang tumatakbo, alam kong si Cascade ang pinakamalakas na kabayo. Kahit noon, pangarap ko na talaga matalo sa karera si Cascade. At nagsikap ako ng gusto hanggang ngayon. Naalala ko ang pakiramdam na kahit na nakapikit ako, naririnig ko pa rin ang
ang napakaraming kakayahang meron si Cascade. Hanggang sa sandaling ito, naririnig ko pa rin ng paulit-ulit ang malakas at makapangyarihang tunog ng pagtakbo ni Cascade! Makibao? Makikita ko siya ron! Kaming dalawa ni Cascade ang mag-uunahan para makarating sa finish line! Nakahabol na ang lahat ng mga kabayo. Konti na lang ang pagitan ng distansya ng bawat isa. Sa ngayon, nasa huli ang posisyon pa rin ng popular na si Midori Makibao. Malayo pa rin siya sa karamihan. Sa kasalukuyan, nangunguna pa rin ang number 11 na si Stone Board Ball at sinisigap naman ni Fly High Kid na maunahan siya. Kapag nagpatuloy ang ganito sitwasyon, sino kayang tatanghaling kampiyon sa taong ito para sa Nationwide 3-Year-Old Horse Racing Competition? Si Cascade at saka si Peter? Wala naman sila sinabi. Stone Board Ball! Ipakita na natin na kaya natin gawin! Fly High Kid, hindi ko akalain magaling ka pala, ha? Ha! Tingnan nga natin kung kaya mo akong puli. Walang problema yun! Oh! Pero... Si Cascade, paano nangyari yun? Meron pa rin siya lakas para makatakbo ng ganun kabilis. Nakakasar! Paano niya kaya nagawa yun? Hindi mo ba naiintindihan? Tita, nakahabol ka na rin? Nagamit yun ang dalawa ang lakas nyo, kaya naman paubos na yun ngayon. Ginawa namin ang paliksahan na yun kanina para may pakita namin sa inyo kung gaano kami kabilis. Pero kayo, isinubo nyo ang sarili nyo sa ganitong sitwasyon. Silayang ninyo, dalawa ang lakas ninyo! Bakit ganun? Paano kaya nangyari yun? Hindi! Hindi! Ang galing naman! Akala natin ubus na ang lakas nila! Sa nangyari ngayon, masasabi na pambihira talaga ang dalawang yun! Ibang klase! Akala ko naubos ang lakas ng dalawang kabayong yon. Pero sa nakikita ko ngayon, masasabi ko na talagang kakaiba nga ang mga kabayong yon. Si Stone Board Ball, mukhang nanghihina na siya. Sa kasalukuyan, naiiwan naman ang mga kabayo sa likuran. Ang lakas ng dalawang yon. Marami ng lakas ang nagamit nila para lang manalo sa karera. Para maging champion sa karera na to, kinakailangan mapanatili ang lakas nila hanggang sa makarating sila sa finish line. At maliban kina Cascade at Peter, wala na iba pang kabayo may kakayahan makatakbo pa ngayon na mas mabilis. Tingnan niyo yun! Nilalagpasan na ni Makibao yung ibang mga kabayo! Pwede pang manalo si Makibao. Mas marami pa lakas si Makibao kumpara doon sa dalawang gustong mauna kila Cascade kanina. Kung hindi magkakamali si Cascade at saka si Onald sa mga mahalagang bagay, pwede pang manalo si Makibao sa karera ngayon. Parang biglang tumigil sa pagtakbo yung mga kabayo. Tingnan nyo, nalagpasan na natin sila agad. Oo, tama ka. Konti na lang, malapit na rin natin makita si Cascade at saka si Peter. Nararamdaman ko na. Sa tuwing may nalalagpasan ako isang kabayo, nararamdaman ko rin ang paghinga ni Cascade. Oo nga. Konti na lang, malapit mo na rin maabutan ang Black Ailer na yun. Paano yan, bossing? 200 meters na lang ang natitira, pero malayo pa rin tayo sa kanila. Aski, nakalimutan mo na yata yung nasa unahan. Ha? Sandali, yun yung heart attack hill, ah. Yan ang maghuhus ka ngayon sa karerang ito. Oo, tama. Malalaman natin ngayon kung meron pa natitira ang lakas na Cascade at Peter. Oo nga, ang daan na lang ngayon ang pag-asa natin. Pagkakataon na ito ni Makibao para malagpasan ang dalawang yon. Tumasa na lang tayo na magagawa yon ni Makibao. Paano, bossing? Matagal na pinaghintay natin. Simulan na natin ang laban. Ano, Makibao? Nakanda ka na ba? Oo! Oh, handa na ako! Handang-handa na ang buong lakas ko! Hayin na,
Makibao! Nakikita mo ba yon? Papalapit ka na ngayon sa burol. Sa wakas, matutupad na rin na matagal mo ng pangarap. Ikaw nang bahala. Ipakita mo kay Peter kung ano talaga totoong kulay mo. Matagal na kita hindi nakakagat, Makibao. Eto na! Pinagandaan ko ng mabuti ang pakakataon na to! Sino yun? Pero nakasunod sa atin! Naku, para napaka-imposible nang nangyaring to! Humahabol si Midori Makibao! At napakabilis ang ginagawa niya magtakbo! Haya na! Nakakahabol na siya! Magpasa siya! Ayaw! 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 Yan, ganyan nga, Makibao! Panalo mo, Kalera! Hindi pwede yun! Naunahan niya si Cascade! Naunahan niya na kami. Ayun na ang puting kabayo! Kakaharapin niya na nakakatakot na heart attack hill! Kailangan niya tumakbo ng umundang bilis! Teka, ahin na siya! Si Midori Makibao! Siya na namumuna! Ang galing talaga nun! Kaski, Arnold! Ayos siya na! Mabuti naman at umayo na lahat sa plano namin. Ito talagang gusto namin mangyari. Ang gamitin ang buong lakas si Makibao at tumakbo na mabilis sa huli. Mabuti na lang at napansin nila Kaski at Arnold ang ginawa pagmamadali na ibang kabayo. Tama! Tama lang ang ginawa nilang yun! Kailangan manalo na kami. Kapag hindi pa rin umubra ang perfecto strategy na to, ang ibig sabihin sa simula pa lang wala kami pag nasa manalo! Ang galing talaga nun! Sa wakas, nagawa rin natin lagpasan ngayon sila Cascade. Tama nga yung naisip mong strategy, bossing! Oo! Nagawa na natin na lahat ng pwede natin gawin. Kaya Makibao na lang nakasalala lahat ngayon. Oo, sige! Ako nang bahala, bossing! Bibilisan ko ang pagtakbo ko! Kinakailangan ako na ang mauna sa pagkakataon na to! Ang kaso, sa nakikita ko ngayon, mukhang wala na rin ganun lakas si Makibao para makatakbo pa siya na mas mabilis. Makibao! Pakiusapin tuloy mula kailangan mauna ka! Hoy, Peter! Sigurado akong hindi matatanggap ng Kuya Peter mo na matatalo ka sa punto na ito! Suot-suot ko ngayon ang sasya ni Kuya Peter. Ang ibig sabihin nun, kasama kong tumatakbo ang espiritu niya. Kaya hindi ako makakapayag na matalo sa karera na to! Peter! Sugod! Ha! 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 Ayun, biglang umarangkada si Peter! Bigla niyang binilisan ang pagtakbo niya! Makikita ginagamit na ng hineta niya ang pamalo! Tara na! Bilisan na rin natin, Cascade! Ganon din kay Cascade! Ginagamit na rin ng hineta niya ang pamalo! Bibilis na rin ang takbo ni Cascade! Pero... ano yun? Bakit parang hindi kumikilo si Cascade? Ganon pa rin ang takbo niya! Ano nangyayari sa kanya? Ginamit na yung pamalo, hindi pa rin bumilis ang takbo niya! Bakit ganon? Anong nangyayari sa kanya? Ano nangyayari? Anong ibig sabihin nito? Hindi pinapansin ni Cascade ang pamalo! Hindi bumilis ang takbo ni Cascade! Mukhang nanghihina siya! Hindi na kaya! Matatalo na siya! Hindi ko akala matatalo lang ng ganito si Cascade. Kaya lang, kahit na matalo ko si Cascade, kung matatalo naman ako na kabayo na to, hindi rin ako mapapatawad ng kuya ko! Kailangan bilisan ko pa! Sige, bibilisan ko pa! Kailangan kong bilisan! Nakakasar! Ang taas naman! Ba't hindi ko nakikita yung finish line? Bakit yun ang 200 meters na lang? Bakit parang tagal-tagal? Sige, Makibao! Makakarating na tayo! Konting-konti na lang! Oo, sige! Kinakailangan ko kayanin! Hindi-hindi ako magpapatalo kay Cascade! Tama ka! Kapag nalampasan mo ang burol na to, ikaw na ang tatanghaling kampiyon sa karera niya ito, Makibao! Nakita ko na! Ayun na! Nakikita ko na ang finish line!
ayos, Makibao. Tingnan mo, konti na lang. Malapit na tayo sa finish line. Oo nga, bossing. Malapit na. Kaso nga lang, parang merong sumusunod sa atin. Ha? Si Cascade ba yun? Hindi si Cascade. Si Peter ang humahabol sa atin. Hindi! Humahabol si Peter! Konti na lang! Bilisan mo! Tumakbo ka na ang Mido ni Makibao! Nasa dalawang kabayo na ito ang magiging resulta ng karera ngayon! Ito na ang huli! Narating na nila ang huling 100 meters! Umanami na nung